itong update ukol sa minomonitor natin na dalawang sama ng panahon na si Severe Tropical Storm Paeng at si Tropical Storm Queenie. Kaninang alas 8 ng umaga, si Bagyong Paeng ay nag-intensify muli into a severe tropical storm at huli itong namataan kanina sa layong 375 kilometers kanlura ng Dagupan City, Pangasinan. Taglay nito ay lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at ito nga ay patuloy na binabaybay ang West Philippine Sea, palayuyan dito sa ating kalupaan. Ngunit may kita natin dito sa ating satellite animation na medyo malaki pa rin yung sirkulasyon na sakop ni Bagyong Paeng kung saan makakaranas pa rin ng mga bugso ng mga malalakas na hangin at mga malalakas na pag-ulan itong western section ng Luzon at Visayas. Samantala, kanina namang alas 5 ng umaga, yung minomonitor natin na bagyo sa labas ng ating area of responsibility ay nasa loob na nga ng PAR at pinangalanan nating Queenie. At kanina ding alas 8, ito ay nag-intensify pa at naging isang tropical storm. At huli itong namataan kanina sa layong 815 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan wala pa itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Dito po muna tayo kay Bagyong Paeng kung saan meron pa rin tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging sa bahagi ng La Union, Pangasinan, western at central portions ng Pampanga, maging sa bahagi ng Abra at Benguet, maging sa western portions ng Mountain Province, Ifugao, maging sa bahagi ng Tarlac, sa western portions ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, maging sa bahagi ng Zambales at sa central and southern portions ng Bataan. Kung saan yung mga areas na nabanggit po natin na yan ay makakaranas pa rin ng mga bugso ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Paeng. At dahil nga malaki pa din yung sirkulasyon ni Bagyong Paeng o yung sakop ng kaulapan nito, meron pa rin tayong mararanasan ngayong hapon ng mga moderate to heavy na mga pag-ulan sa bahagi yan ng Batanes, Zambales at Bataan. At meron pa rin mga light to moderate at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan sa area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Cavite, Batangas, Laguna, southern portion ng Quezon, maging sa western Visayas, Babuyan Islands, sa bahagi ng Limaropa at sa nalalabing bahagi pa ng Central Luzon. Kung saan dahil nga patuloy pa din tayong nakakaranas ng mga pag-ulan, ay mataas pa rin yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman po, no, meron pa rin tayong muli yung mga areas natin under Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ay makakaranas pa rin yan ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Paeng. Na posible pa rin po ito magdulot ng mga light damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Samantala, dahil pa rin sa Northeast Monsoon at kay Paeng, meron pa rin tayong nakataas na day warning sa mga dagat baybayin po yan ng Luzon kung saan hindi muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan nating mga isda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At makikita nga po natin dito sa latest forecast track analysis ni Bagyong Paeng is patuloy nga itong papalayo na dito sa ating kalupaan, palabas yan ng ating area of responsibility. Posible po yan mamayang hapon at gabi. Ngunit bagamat palayo na nga po ito at kung nasa labas na din ito mamayang hapon at gabi ng ating area of responsibility, may kita natin na malaki pa rin yung sakop nito na marami pa rin makaranas ng mga malalakas na hangin na dulot na ito kung saan posible hanggang umaga po makaranas pa rin bukas ng umaga ng mga malalakas na hangin itong western section ng Luzon at western Visayas maging mga meron pa rin tayo posible hanggang bukas ng mga malalakas na pag-ulan sa western section ng Luzon at Visayas na dulot ni Bagyong Paeng. Samantala, dumako naman po dito
tayo sa isa pang bagyo na minomonitor natin na si Tropical Storm Queenie. Ito nga ay pumasok kaninang alas 5 ng umaga dito sa loob ng ating area of responsibility. At kanina namang alas 8 ng umaga ay ito din ay nag-intensify into a tropical storm. At may kita nga po natin dito sa ating latest forecast track analysis naman ni Bagyong Queenie na in the next 12 hours ito ay kikilos pa kanluran habang binabaybay pa rin ito ang Philippine Sea. And by Wednesday afternoon, kung saan papalapit na nga ito dito sa ating kalupaan, nakikita nga po natin na ito ay kikilos northwestward generally or Hilagang Kanluran patungo yan dito sa Caraga, Eastern Visayas area. Kung saan by that time din po yung mararamdaman na natin yung epekto ni Bagyong Queenie lalong-lalo na dito sa ilang areas sa Visayas at Mindanao. And muli po sa kasalukuyan hanggang bukas, nakikita natin na wala pa itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit by Wednesday, kung saan ito nga ay mas papalapit na sa ating kalupaan, nakikita natin na meron na tayong mga light to moderate at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan na mararanasan sa bahagi ng Caraga, Eastern Visayas at maging sa Bicol Region. So paalala po sa ating mga kababayan dyan, magingat at maging alerto dahil magiging mataas po muli yung mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa kasalukuyan po para kay Bagyong Queenie, wala pa tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. Ngunit as early as tomorrow evening, posible na po tayong magtaas ng wind signal sa eastern portion ng Caraga, maging sa ilang areas pa po ng Eastern Visayas. At ayon sa ating latest forecast track analysis, nakikita natin yung highest wind signal na maaaring nating itaas or yung possible na itaas natin ay wind signal number 1. And in the next 24 hours nga po ay wala pa rin direct effect itong si Queenie sa mga dagat baybayin po ng ating bansa. And muli, si Bagyong Queenie nga ay pumasok kaninang alas 5 ng umaga sa ating area of responsibility at nag-intensify kaninang alas 8 into a tropical storm. At nakikita natin beginning on Wednesday or by Wednesday ay simula na po na mararanasan natin yung epekto ni Bagyong Queenie dito sa ating bansa, particular na po yan sa may Caraga, Eastern Visayas area kung saan nakita nga natin na ito ay kikilos Hilagang Kanluran, palapit nga po dito sa area na ito. And in-expect nga natin muli, by Wednesday, no, nakita natin na yung mga pag-ulan natin posibleng mag-start na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao and posible din po yan sa Bicol Region area. And sa kakasalukuyan po, no, nakita natin, weakening yung trend ni Bagyong Queenie. So, possible sa mga susunod na araw, maging tropical depression ito at maging isang low pressure area na lamang habang papalapit po sa ating kalupaan. Ngunit nakikita po natin na bagamat magpatuloy nga yung weakening trend na ito, is patuloy pa din ito magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan or ng mga pag-ulan sa silangang bahagi po ng Visayas at Mindanao, maging sa ilang areas pa ng Visayas at Mindanao and also sa area din ng Bicol Region. At sa kasalukuyan nga po, dahil medyo malayo pa si Bagyong Queenie dito sa ating kalupaan, ay posible pa po magbago yung track nito, kaya continuous monitoring po tayo at patuloy pa rin tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA.